Magandang buhay! Ngayon ay mag-aaral tayo muli ng edukasyon sa pagpapakatautin. Bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng buhay. Pinupuri ka namin. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Mapagtanto rin po sana namin ang kahalagahan ng pag-aaral bilang susi sa magandang kinabukasan. Bigyan mo po ng lakas ng pangangatawan ang aming mga mahal sa buhay, lalo't higit ang aming mga magulang. At masulit namin sa dunong at karangalan ang bawat sentimong kanilang pinaghihirapan. Gabayan mo po ang aming mga guro at pamunuan upang magampanan ang mga tungkulin sa kanilang balikat na kaatang. Huwag mo po kaming pabayaan. Hawiin mo po ang kapahamakan sa aming daraanan at puspusin ng Espiritu Santo upang maging maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating virtual classroom rules. Ilan sa mga dapat nating tandaan? Dapat lagi tayong on time pag pumapasok sa ating online class. Sumunod, kahit na tayo ay nasa bahay, i-feel pa rin natin na dapat para tayong nasa eskwelahan. Sana hindi rin tayo palipat-lipat ng spot o sana nakapwesto tayo sa iisang lugar. Panatilihing nakamute ng ating microphone at i-unmute lang ito kapag tayo ay tinawag ni teacher or may gustong sabihin. Makinig maigi, huwag din po sana tayong kumakain habang nag-online class at have fun and do your best! Tayo ngayon ay mag-aaral ng panibagong lesson. Ito ay tungkol sa module number 12. Ito ay ang paninindigan sa tamang paggamit ng kapangyarihan at pangangalaga sa kalikasan. Tayo ngayon ay nasa week number 7 na para sa quarter number 3. Para sa ating mga obyeto, sa module na ito, ito ang mga inaasahang maipamamalas sa inyo na mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pangunawa. Una, natutukoy ang mga isyu tungkol sa paggamit ng kapangyarihan at pangangalaga sa kalikasan. Pangalawa, nasusuri ang mga isyu tungkol sa paggamit ng kapangyarihan at pangangalaga sa kalikasan. So handa na ba kayong matuto? Tara na! Para sa ating paunang pagsubok, pagtambalin ang mga sanhi na nasa hanay A at sa mga bunga naman na nasa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot. Handa na ba kayo? Para sa hanay A, ito ang unang katanungan. Again, pipiliin natin sa hanay B ang mga bunga. Again, number 1, maruming usok na nagmumula sa mga sasakyan. Ano kaya sa hanay B ang tamang sagot? Tama! Ikalawa, paggamit ng dinamita sa pangingisda. Tama! Ikatlo, pagtatapon ng basura sa daluyan ng tubig o kanal. Magaling! Ikaapat, pagputol ng mga kahoy sa kabundukan. Tama! Kalima, El Niño o La Niña. Magaling! Mahusay mga grade 10 students! Ngayon, pumunta naman tayo sa baliktanaw. Gamit ang word hunt, hanapin ang 15 salita na may kaugnayan sa pagmamahal sa bayan. Ngayon, simulan nyo nang hanapin ang 15 salita. Nahanap na ba? Subukan pa ding hanapin. Mahusay! Ngayon, subukan naman nating sagutan ang mga pamprosesong tanong. Para sa una, mula sa inyong mga sagot at pagkatuto sa nakaraang module, ano ang sarili mong pakahulugan sa pagmamahal sa bayan? Magaling! Para sa pangalawang tanong, patunayan na ang pagmamahal sa bayan ay may kaugnayan sa pangangalaga sa kalikasan. Mahusay! Ngayon naman, subukan nating siyesatin o pag-aralan ang mga larawan na ipapakita ko sa inyong screen at tukuyin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng mga ito sa isa't isa. Handa na? Ito ang unang larawan. Ano kaya ang inyong nakikita? Magaling!
Dumako na tayo sa pangalawang larawan. Ano naman ang masasabi nyo tungkol dito? Mahusay! Ito naman ang pangatlong larawan. Ano kaya ang nakikita sa larawan? Tama! Ngayon, subukan nating pag-aralan o siyasatin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng mga nasa larawan. Mayroon ba? Tama! Bakit naman kaya ganito ang nangyayari sa kalikasan? Mahusay! Para sa pagpapakilala ng aralin, ano nga ba muna ang kalikasan? Tama! Ang kalikasan ay tumutukoy sa lahat ng nakapaligid sa atin na maaaring may buhay man o wala. Ito ay kinabibilangan ng mga puno, ng halaman at lahat ng iba't ibang uri ng hayop mula sa maliit hanggang sa malaki. Maituturing din natin na bahagi ng kalikasan ang lahat ng salik ng siyang nagbibigay daan o tumutugon sa mga pangangailangan natin bilang tao na may buhay upang maipagpatuloy ang kanilang buhay. Kabilang dito, syempre, yung hangin, yung lupa, tubig at iba pang mga anyo nito. May buhay man o wala, kapag sumusuporta sa pagpapatuloy ng buhay ng mga nabubuhay na nilalang ay maituturing na bahagi ng kalikasan. Ang kalikasan ay kaloob sa atin ng Diyos upang tayo ay patuloy na mabuhay. Tandaan natin, ipinagkaloob ng Diyos sa tao ang kapangyarihan na pangalagaan ang kalikasan na kanyang nilikha. Okay? Sa makatuwid, tayo ay binubuhay ng kalikasan. At dahil dito, kung kaya't binigyan niya tayong lahat ng tungkulin at pananagutang, ito'y ating igalang at pangalagaan. Meron tayong mga 8 halimbawa na gawain na kung saan ito ay taliwas o labag sa pangangalaga sa kalikasan. Kung mapapansin natin, 'di ba, sa kasalukuyang panahon, may pagkakaiba talaga yung nakaraan tsaka sa itsura ng kalikasan natin ngayon katulad ng nakita natin sa picture analysis kanina. Marahil pareho ang mga magiging sagot natin, 'di ba? Oo, napakalaki talaga ng pagkakaiba. Napakainit na ngayon ng panahon, tapos hindi mo na rin mawari kung kailan ba uulan, kung kailan ba magiging tag-init. Tapos kabi-kabila yung mga trahedyang na-experience natin, lalo na ngayon, di ba, panay nagkakaroon ng mga earthquakes. So, hindi natin isa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tapos, meron din tayo naranasan noong bagyo, di ba, yung kay Ondoy noong 2009. Nagkaroon din tayo ng Yolanda noong 2013 at marami pang iba. Ilan sa mga taliwas o labag sa pangangalaga sa kalikasan ay ang una, maling pagtatapon ng basura. Kaya sa palagay ninyo, ang magiging epekto kapag patuloy na isinasabuhay ang maling pagtatapon ng basura. Tama! Alam naman natin na walang habas ang ginawang pagkatapon ng basura kung saan sa ang lugar na lamang. So alam naman natin na ito ay hindi tama. Ang bawat bagay na may ituturing na wala ng gamit ay kinukonsidera na nating wala ng halaga kung kaya't kadalasan itinatapon na lamang ito. Pero hindi natin alam na dapat yung may mga bagay kasi na dapat hindi pa rin natin itinatapon. Baka pwede pa natin itong gamitin, pwede pa natin itong i-recycle. At dahil sa walang habas na pagtatapon ng basura, nagbabara ito sa mga daanan ng tubig. Kaya't kapag namarating yung mga bagyo, 'di ba? Syempre nagkakaroon ng pagbaha, 'di ba? Hindi maiiwasan 'yon. Tapos dumagdag pa rito, syempre yung paglaganap ng iba't ibang mga sakit, 'di ba? Ito ay sa dahilang naging ugali na ng mga tao ang hindi tamang pagtatapon ng mga maruruming basura o kalat na pinagmumugaran ng mga insekto at mga mikrobyong nagdadala ng sakit. Pangalawa naman ay yung illegal na pagputol ng puno. Ano kaya ang maaaring epekto kapag patuloy na isinasabuhay naman ang pagputol ng mga puno? E ano ba ang dapat gawin? Okay lang ba magputol ng mga puno? Kapag nagputol, meron ba tayong dapat gawin after nito? Tama! Ang mga puno at iba pang halaman ang siyang tagapagbigay sa atin ng napakahalagang hangin na ating hinihinga upang mabuhay tayo, pati na rin syempre yung mga ibang mga hayop or lahat ng hayop rather.
Bukod pa rito, ang kanilang mga ugat ay itinuturing na tagapagdala at tagapag-ipon ng underground water na siyang pinagmumula ng malinis na inuming tubig, sabi nga sa atin ito sa science, diba? Na kung saan kailangan upang mabuhay. Kapag ang mga punong ito na may mahalagang papel na ginagampanan sa siklo ng material o sabi nga natin cycle of material sa ating kapaligiran ay nawawala o kaya'y mauubos, tiyak ang pagkakaroon nito ng malawakang epekto sa mundo. Then, dagdagan pa natin, ang patuloy na pagputol ng mga puno lalo na yung mga walang permiso o illegal ay may malaking epekto sa ating kapaligiran at kalikasan. Ang pangatlo naman ay ang pollution sa hangin, tubig at lupa. So, ang dalawang suliraning nabanggit sa atin kanina, yung maling pagkatapon ng basura at illegal na pagputol ng puno, ay pwede nating maisama dito, 'di ba? Alam naman natin na ang hangin na ating nilalanghap, 'di ba? Yung tubig na iniinom natin. Tapos alam naman natin na lahat ito ay kailangan sa kalikasan. At yung lupang sumusuporta naman sa mga halaman ay unti-unting dumurumi dahil na rin sa maling gawain ng mga tao. Ito ay ang malawakang polusyon na siyang nagpapabago sa kondisyon ng hangin, tubig at lupa na kailangan ng tao upang mabuhay. Karaniwang nagdudulot ng mga karamdaman o sakit ang polusyon tulad ng sa respiratory diseases, sakit sa digestive tract, sakit sa balat at marami pang iba. Kapag ang mga ito ay hindi naagapan, maaaring maging sanhi ng kamatayan, lalo na kapag marumi na ang hanging nilalanghap natin. Ikaapat ay ang pagkaubos ng mga natatanging species ng hayop at halaman sa kagubatan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng endangered? Ano naman ang extinction? Tama! Ang Pilipinas ay napagkalooban ng Diyos ng isang napakagandang kagubatang tropikal. Dito makikita ang iba't ibang uri ng mga halaman, tsaka mga hayop, nang iba dito ay sa Pilipinas lang talaga makikita. Mapalad tayong mabigyan ng ganitong kaloob, ngunit sa panahon ngayon, ang diversity na ito ay unti-unting nauubos. Maraming uri ng mga hayop at halaman ang unti-unting nawawala at namamatay dahil sa malawakang pag-abuso ng tao rito. Maraming uri ng hayop at halaman ang nagiging threatened or endangered. At ang pinakamalala sa lahat ay yung extinction na kung saan unti-unti nang nauubos o nawawala yung mga uri ng halaman at hayop. Ang sumunod naman ay ang malabis at mapanirang pangingisda. Ano bang maaaring pamamaraan na ginagawa ng mga mangingisda o ng ibang mga tao sa panghuhuli ng isda? Tama! Ang Pilipinas ay nabiyayaan din ng mayamang karagatan at iba pang anyong tubig. Iba't ibang uri ng isda ang naninirahan dito sa ating bansa. Kung kaya't maraming lugar dito sa atin ang umaasa sa pangingisda bilang kanilang hanap buhay. Subalit, ang yamang dagat na ito ay unti-unti na rin nauubos dahil sa hindi matigil na ilan sa mga pamamaraan katulad ng inyong nabanggit ay yung cyanide fishing, dynamite fishing, at sistemang muroami na pumipinsala hindi lamang sa mga isda kundi maging sa kanilang natural habitat or tirahan. Idagdag pa natin dito yung paggamit ng mga maliliit na butas ng lambat na kung saan kawawa naman yung mga maliliit na isda, hindi sila nabibigyan ng pagkakataong lumaki at dumami kasi nga nahuhuli ka agad. Ika-anim ay ang pagkoconvert ng mga lupang sakahan, illegal na pagmimina at quarrying. Bakit nga ba nagkakaroon ng kakulangan sa supply ng bigas, asukal at iba pang produktong mula sa mga magsasaka na ayon sa pangangailangan ng tao? Mahusay, dahil sa hindi na mabilang ng mga lupang sakahan ang hindi na tinatamnan dahil anong ginagawa dito? Tama, ginagawa itong subdivision na kaya mga golf courses, mga mall, mga hotel, expressway at iba pa. Eh bakit nga ba nasisira ang mga ilog? Bakit bumababaw yung mga dagat? Bakit nagkakaroon ng pagguho? Magaling. Ito ay dahil sa maling sistema na patagong ginagawa ng mga kumpanyang tulad ng pagpapasabog ng mga bundok upang makakuha ng marmol, yung paghuhukay sa mga dalampasigan upang makakuha ng black sand, tapos yung pagkatapon ng mga debris ng mga pabrikang nagkoproseso ng ginto o kaya iba pang mga yamang mineral sa mga yamang tubig ng bansa. Sumunod, global warming and climate change. Ngayon, ano nga ba ang pagkakaiba ng global warming at climate change?
Mahusay, ang malawakang pag-iiba-iba ng mga salik na nakaaapekto sa panahon na nagdudulot ng matinding pagbabago sa pangmatagalang sistema ng klima ay ang tinatawag natin na climate change. Ang patuloy naman na pagtaas ng temperatura, bunga ng pagdami ng tinatawag na greenhouse gases ayon nga sa science yan, lalo na ng carbon dioxide sa ating atmosfera ay tinatawag na global warming. Ang global warming grade 10 ay nagdudulot ng climate change. Ito ay sa paraang patuloy na pag-init ng panahon na nakaaapekto sa kondisyon hindi lamang ng atmosfera, kundi gayon na rin sa mga glacier at iceberg na lumulutang sa mga dagat ng mundo. Dahil sa matinding init, unti-unting nalulusaw yung mga glacier at iceberg na nauuwi sa pagtaas ng level ng tubig sa dagat, nagkakaroon ng pagbaha at matinding pag-ulan. Yung global warming naman ay nagdudulot ng mahahabang tag-init at na nauuwi sa kung saan malawakang tagtuyot, katulad na na-experience natin sa Philippines, di ba? Ito yung El Nino, o kaya naman ay malawakan at matagalan na pag-ulan o La Nina. At para sa pinakahuli, it ay komersyalismo at urbanisasyon. Ano nga ba ang komersyalismo? Tama, ang komersyalismo ay tumutukoy sa pag-uugali ng tao at mga kilos na nagpapakita ng labis na pagpapahalaga na kumita ng pera o kaya ay pagmamahal sa mga material na bagay sa halip na ibang mga pagpapahalaga. Samantalang, ang urbanisasyon naman ay ang patuloy na pag-unlad ng mga bayan na maisasalarawan ng pagpapatayo ng mga gusali tulad ng mga mall at nabanggit natin kanina mga hotel, condominium units. So, ang dalawang ito ay maaaring iugnay sa consumerismo na isang paniniwala na mabuti para sa tao ang gumasta ng gumasta para sa mga material na bagay at serbisyo na kung saan nakakalimutan natin na pangalagaan at protektahan ang kalikasan. Anong mga hakbang ang maaari mong gawin bilang isang kabataan upang makatulong sa panunumbalik at pagpapanatili sa kagandahan at kasaganahan ng mundo? Meron ka bang mga ginagawa o mga naisip na pamamaraan? Ano-ano kaya ito? Magaling! At ang iba pang mga hakbang na pwede nyo pang gawin o sundin ay itapon ang basura sa tamang lugar. Alam naman natin na talaga namang napakalaki ng epekto kapag ito ay ating isinagawa, di ba grade 10? Alam naman natin na ang tamang pagtatapon ng basura ay malaking tulong upang maiwasan ang pagbaha. Sa kasalukuyan, kabi-kabila na ang mga programang nagsusulong ng mga nauukol dito, di ba? Katulad nga sa eskwelahan natin, alam ko, nung face-to-face pa tayo, ginagawa natin ito. Pwede kang maging kabahagi nito at kung daragdagan ng sipag at pagbubunyi, ang basura na sana ay itatapon ay pwede pang pagkakitaan. So dapat, kayong tayo ay nasa bahay lamang, sana gawin pa rin natin ito. Sumunod, pagsasabuhay ng 4R. Ano nga ba yung 4R? Magaling! Maaaring makatulong ang isang tulad mo bilang isang kabataan sa pamamagitan ng pag-iwas o hindi paggamit ng mga bagay na hindi makakalikasan or reduced. Huwag itapon ang mga bagay na mga pakinabangan o magagamit pa. Ito yung reuse. Tapos, yung mga walang katapusang panawagan na pagbabagong bihis ng mga bagay na nagamit na at pwede pang gamitin sa ibang bagay or recycle. At ang paggamit ng mga bagay na hindi na kailangang kunin pa sa kalikasan. Halimbawa, ang paggamit ng panyo kaysa sa tissue na alam naman natin na ang tissue ay gawa mula sa hilaw na materyales mula sa kalikasan. At ang isa pa ay yung replace, diba? Katulad ng aking nabanggit. Instead na gumamit tayo ng plastic, bakit hindi na lang tayo gumamit ng mga reusable bags? Diba? Unod ay ang pagkatinim ng mga puno. Maaaring mag-organisa ang isang tulad natin na kabataan kapag natapos nga itong pandemya o kaya kahit sa bahay natin pwede tayo magsimulang magtanim. Ang daming ang mga naging plantito at plantita, di ba? So, pwede tayo mag-organisa ng ilan sa mga programa sa school o kaya sa barangay o kaya sa bahay natin na pagkatanim ng mga puno ng mga maging gulay lalo na ngayon, di ba? Sa likod bahay natin, maaaring makipag-ugnayan sa barangay o maging sa mga munisipalidad ukol dito. Kadalasan ang mga lokal na pamahalaan ay may mga pondong nakalaan sa pamimigay ng mga libreng punla o mga buto na maaaring itanim sa bahay o sa iba pang mga lugar.
pwede rin nating gawin yung pagsunod sa batas at pakikipagtulungan sa mga tagapagtupad nito. Huwag ipagpilitang gawin ang mga bagay na labag sa batas at hindi nakatutulong sa pangangalaga at pagreserba ng kalikasan. Ang isang tulad mo, isang kabataan ay may papel na isumbong at ipagbigay alam sa mga may kapangyarihan ng mga gawaing hindi ayon sa batas, lalo na kung ang mga ito ay nagpapatungkol sa kalikasan. At ang pinakahuli, mabuhay ng simple o payak. Malaki ang pagkakaiba ng mga salitang kailangan or kagustuhan, di ba? Sabi nga sa English, yung need tsaka yung want. Ang pagkakaroon ng buhay na simple o payak ay nangangahulugang pamumuhay na naaayon sa kung ano ang mga pangangailangan lamang. Kapag ang tao ay ay namumuhay ayon sa kanya mga kagustuhan, higit itong nagiging komplikado na humahantong sa paghahanap or pag-aabuso ng mga bagay-bagay. Ang malabis na pagkakagusto halimbawa sa mga junk food dahil tayo ay nasa bahay ay tunay na makakaapekto sa kalusugan. Kasabay nito, yung sa walang bahala sa mga plastic na ibinabalot. So dahil sa maraming mga kagustuhan, nagiging parang normal na sa tao ang pagkatapon sa kapaligiran. Kaya hanggat kaya natin, mamuhay lang tayo ng simple. Tumungo naman tayo ngayon sa gawain 1.1. Basahin ang maikling kwento at sagutan ang mga sumusunod na tanong. Ito ay tungkol sa ang pagkawasak, halaw sa kaganapan sa Maylalang 2009. Noong unang araw ng pagkawasak, sinabi ng tao, kailangang magkaroon ng kadiliman. Sa kadilimang ito, magagawa ko ang anumang kabuktutang aking babalakid. At lumaganap nga ang kadiliman sa buong santinakpan. Sa ikalawang araw ng pagwasak, sinabi ng tao, nagustuhan ko ang kadilimang ito. Pasisimulan ko na ngayon ang paghahasik ng kaguluhan. Sisiguraduhin kong magkakawatak-watak ang nagkakaisang pamilya. Paghihiwalayin ko ang mga mag-asawa at uudyukan kong mag-alsa ang lahat ng lahi laban sa isa't isa. Sa ikatlong araw ng pagwasak, sinabi ng tao, nasisihan ako sa lahat ng kaguluhang ito. Kailangang ang katubigan at lupa ay sumailalim din sa aking kapangyarihan. Gagamitan ko ng dinamita ang mga karagatan. Sa gayon, mapapasakamay ko ang lahat ng buhay na nasa pusod nito. Malaki man o maliit, kakalbuhin ko ang mga kagubatan upang pakinabangan ko ang mga hayop na nananahan dito. Sa ikaapat na araw ng pagwasak, sinabi ng tao, kinawibilihan ko ang lahat ng nangyayari subalit tila mayroon pang kulang. Pagtingala niya sa langit, napansin niya ang mga nakasuksok na nagagandahang ulap. Ipinangako niya sa sarili, ang lahat ng usok ng mga sasakyan, makinarya at mga pagawaan ay ipadadala ko sa iyo upang sa gayon ay huwag akong mainggit sa kagandahan mo. Sa ikalimang araw ng pagwasak, sinabi ng tao, matatalinong hakbang ang aking ginagawa. Hindi ko na kailangan ang iba pang nilalang sa lupa. Huhulihin ko ang mga ibon at hayop nang sa gayoy maipagbili ko sila ng madalian. Ang natitira pang isda sa karagatan ay gagamitin ko naman ng pinakapinong lambat ng kamatayan. Sa ika-anim na araw ng pagwasak, sinabi ng tao, tunay ngang maganda at kasiyasya ang lahat ng ito, ngunit tila kulang pa ang katuparan ng aking pangarap. Mayroon pang natitirang mga hayop sa paligid. Kailangang maubos sila upang hindi na pakinabangan ng iba. Ang mga laman nila ay lalagyan ko ng salitre at apog upang maiimbak ko sila ng matagal. Ng tao, napansin niya na marami ang tila tulad din niya ang pinaplano. Sinabi niya sa sarili, kailangang mawala silang lahat upang hindi ko sila maging kaagaw sa lahat ng naipon ko at naimbak. Sa ikapitong araw, tahimik na tahimik ang kapaligiran. Nihuni ng insekto ay wala kang mauulinigan sapagkat wala na ang tao. Winasak niya ang kanyang kapaligiran at mismong sarili niya. Ngayon, subukan natin ang sagutin ang mga pamprosesong tanong. Handa na ba kayo? Naunawaan ba ang kwento? Simulan na natin. Una, ano ang mensahe na nais iparating ng maikling kwento? Mahusay. Ikalawa, napapanahon ba ang mensaheng ito? Pangatwiranan. Magaling. Ikatlo, paano maisasabuhay ang mga mensaheng gustong ipahiwatig ng maikling kwento? Tama.
At ikaapat, makatutulong ba ang mensahe ng maikling kwento sa pagsasabuhay ng pangangalaga sa kalikasan? Pangatwiranan. Magaling at mahusay. Alam ko na marami tayong natutunan mula sa araw na ito. Kaya napaka-importante na mahalin at pangalagaan ang kalikasan. Nararapat nating tandaan na malaya nating magagamit ang mga ito sapagkat kaloob ito sa atin ng Diyos. Ngunit sa paggamit natin ng kalikasan, dapat din nating tandaan kung ito ba ay ginagamit ng tama o mabuti. Ating ipagpapatuloy sa susunod na linggo ang Gawain 1.2, papalalimin pa natin ang ating aralin kaugnay dito. Pag-alam sa mga natutuhan, pangwakas na pagsusulit at pagninilay na maaari mong magamit sa pagharap sa hamon ng buhay. Manatiling mabuting tao. Maraming salamat. Paalam!